This is the Voice of Health, sharing health principles, inspiring healthful living, because a healthy lifestyle is medicine. Broadcasting every Monday, Wednesday, and Friday at 11 a.m. Brought to you by the Lifestyle Medicine Team of Adventist Medical Center Manila, Health Ministries Department of North Philippine Union Conference, Adventist World Radio, and Hope Channel Philippines. This is the Voice of Health. Isang masaya, masigla, at malusog na araw po sa inyong lahat. Welcome to the Voice of Health, trumpeting heaven's prescription that lifestyle is medicine. Sa pagkakataong ito, tayo po ay sabayang napapanood sa television via GSAT Channel 37, Digital Receiver Channel 45, at sa maraming Facebook pages under the North Philippine Union Conference, tulad na lamang ng Adventist Medical Center Manila, Hope Channel North Philippines, at marami pang iba. Siyempre, tayo din po ay live sa Adventist World Radio 360 sa buong kapuluan. At sa araw na ito, mga kaibigan, ang atin pong maririnig at matutunghayan ay isa na namang Stories of Transformation. Ito po ay pang 53 na, ganyan kadami ang mga transformations na atin na pong naihatid sa inyo. Pero sa araw na ito, may dalawa po tayong guest. Member po sila at graduate ng Batch 11 ng Lifestyle is Medicine Intervention Program ng Adventist Medical Center Manila. At mamaya ipapakilala yan ng ating co-host sa araw na ito. So ang makakasama ko nga po upang interviewin ang ating mga guest ay ang isa sa core team ng Lifestyle Medicine sa Adventist Med. Siya ay isang nutritionist dietitian. Welcome po nating lahat si Faith Joyce Matera. Miss Faith! Hello po everyone! Isang maganda, masigla at malusog na araw din po sa inyong lahat. And we hope na ma-enjoy niyo po ang ating pong session sa araw na ito. So, Miss Faith, pakilala mo naman ang ating mga guest for today. Yes, Ma'am Lady, thank you. Kinagagala ko po ipakilala sa inyo ang ating makakasamang mga guests ngayon. Ang una po nating makakasama ay wala iba kundi si Pastor Samuel Ayan. At ganoon din po, ang sumunod naman po ay si Ma'am Dolly Dane Ayan. Sila po ay couple, a loving couple po na galing sa Cavite Mission. Okay. So mamaya malalaman natin ang stories ni Pastor Sam and Ma'am Dolly. Yes. Pero kayo mga kaibigan na siyang nanonood dyan, nais ko po kayong imbitahan, i-share nyo po ang ating program for today. Dahil hindi nyo po alam, baka may kapitbahay kayo, kaibigan or kamag-anak na talagang ito pala yung hinihintay para ma-inspire na din at magkaroon ng transformation sa kanilang mga buhay. So bago po tayo magtuloy-tuloy, abay panoorin nyo po ang videong ito. Food and fluid is medicine. The taste of health and the thirst quencher. How long can you live with nothing to eat or drink? Several studies provide sufficient evidence. Plant-based nutrition involves eating fruits, vegetables, whole grains, nuts, and legumes. These kinds of food lowers your risk of heart disease, reduces risk of hypertension, helps in prevention or management of diabetes, prevents obesity and other chronic diseases. Water is among the basic needs for survival of humans, animals, and plants. About two-thirds or 60 to 70% of human weight accounts to water. Every cell, tissue, and organ of the body depends on water to work properly. Flushes out the toxins and waste, regulates normal body temperature, supports skin health, facilitates good digestion, provides protection for brain and spinal cord from shocks. Therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Nourish more, abuse less.
Welcome back to the Voice of Health, and indeed, lifestyle is medicine. Pero ano nga ba itong programang sinalihan ni Pastor Sam and Miss Dali? Alamin natin yan kay Ma'am Faith. Can you give us a little background? Ano ba yung Lifestyle is Medicine Intervention Program? Mm-hmm. Yes, thank you so much, Ma'am Lady. Ang ating pong Lifestyle is Medicine Intervention Program, ito po ay programa na naglalayon upang ma-prevent po natin ang mga chronic diseases such as high blood pressure, diabetes mellitus, at marami pa po ibang mga sakit na nakukuha po sa wrong lifestyle natin. At ang goal po nito ay atin pong mapanormalize ang ating mga laboratory results at makapamuhay tayo ng healthy lifestyle. At dito po ay atin pong discuss ang acronym na lifestyle. Ano po ba yung acronym na lifestyle? We have L for laughter, I for interaction, F for food and fluid, E for exercise, we also have S for sleep, we also have letter T for temperance, we also have letter Y for your faith, ang ating pananampalataya, and we also have letter L for light or sunlight, we also have letter E, yung last letter po natin is E for environment. So ito pong lahat ng itong nabanggit ko po na acronym, ito po yung tinatawag nating lifestyle na mga gamot. Ayun po, ito mga tinatawag nating medicine, natural medicines na hindi po natin namamalayan na malaki po pala yung naitutulong sa ating kalusugan. Kaya ito po ay ating pong pag-uusapan. So ito pong programa na ito ay every Tuesday and Thursday, 6 p.m. to 9 p.m. At dito po tayo ay pangungunahan ng mga doctors natin. We also have nutritionists, dietitians, at hindi lang po ito more on lectures. Meron din po tayo dito mga cooking demonstration. We also have here interaction. Meron po tayong mga group discussion. And yung isa po sa mga kaabang-abang, talagang excited po kami, yung po mga daily goals. So dito po, Ma'am Lady, Sir Pastor Sam and Ma'am Dali, di ba po we have, meron po tayo dito mga gano'n ba kadami yung mga exercise, gano'n ba kadami yung food natin. So we have daily goals na talagang na-enjoy po ng bawat isa, kasi malalaman nyo po, mamamonitor nyo po kung kayo po ba ay nagkakaroon ng magandang lifestyle sa isang araw, kung kompleto nyo po ba yung checklist na iyon. And at the end of the program, so at the beginning of the program, we will be having our pre-laboratory test. Doon po natin malalaman kung ano po ba yung mga blood sugar natin, yung po ating pong blood pressure, gano'n po ba kataas. And at the last part po yung post-laboratory test natin, we will be having another laboratory test para malaman po natin kung meron pong changes after po na ating pagsali dito sa Lifestyle is Medicine Intervention Program. So ito po ay 6 p.m. to 9 p.m. po ng gabi, at ito po ay via Zoom. So kung nasaan man sulok po kayo ng mundo, kayo po ay pwedeng sumali sa Luzon, Visayas at Mindanao at iba't ibang bansa man po kayo. So ayun, ang program na ito pala ay naka-batch 11 na. Yes. Kung saan graduate nga si Pastor Sam at si Ma'am Dali. So simulan na natin. Kasi excited akong malaman, ano bang nagtulak po sa inyo na sumali sa programang ito? Sinong mauna? Ladies first daw po ba? Or... Kay Mrs. Wala tayo. Sige. So, nagsimula yung pagsali namin dito sa Lifestyle is Medicine through an invitation from Dr. Verona. And kami po ay talagang nahumaling kasi alam talaga namin na sobrang makakatulong to sa aming dalawa, especially with him sa kanyang, kanyang condition. So, green up namin yung opportunity na yun kasi we know na marami kami matututunan about this Lifestyle is Medicine. Actually, nag-start lang yun sa isang medical mission eh. Nung time na gusto ko lang din magpa-check ng aking blood. Okay. And then biglang, oh, Pastor, bakit ka magpapa-check niyan? Wala, gusto ko lang po malaman. And then, sa lunch namin, na-open ko sa kanyang situation ko. And then, sabi niya sa akin, try mo yung Lifestyle is Medicine. Mm-hmm. At talagang, sabi niya sa akin, ay talagang makaka-experience ako ng malaking changes. At talagang, wow, talagang na-amaze ako na talagang totoo talaga at napakaganda talaga na maranasan niyo rin po ang Lifestyle is Medicine program. So, may nabanggit po si Ma'am Dali na certain condition. Okay lang po ba sa inyo na mas malaman po natin? Okay. At baka meron pong katulad sa ating audience. Okay po. Ako po ay diagnosed ng CKD. Ano? Honestly, high school pa lang ako, may problem na ako sa kidney. Eh. And then, meron ako nephritis noon. And then later on, after ko mag-missionary sa One Tao, meron ng something na kakaiba na sa kidney ko hanggang sa college, hanggang sa ito na nagkaroon na pala ako ng CKD siya. So talagang
nung nalaman ko na meron akong CKD, ang agad-agad na isip ko talaga dito is yung pagbabago talaga ng lifestyle. At good thing talaga na kung saan ay meron tayong ganitong klaseng program. Wow, amen. So, Pastor, syempre itong program na ito, bago, di ba? So, meron kayong mga favorite parts? Anong mga tumatak sa inyo nung nag-undergo kayo ng program? Or what surprised you? Ano yung mga naging favorite parts ninyo? Kasi syempre ito ay 6 weeks, ano? Yes. Honestly, sa akin, ano eh, yung sa food preparation talaga eh. Okay. Kasi may mga cooking demo, di ba, Ma'am Faith? Madalas kasi kapag nasa bahay ako, yung mga niluluto ko lang, yung mga common lang. So, during ng, ano, ng pinaka-program niya mismo, ay nagtatry na rin ako mag-search sa mga pwede ko pang lutuin, gano'n. Praise God din kay Mrs. kasi magaling si Mrs. magluto. Ang isa sa number one na nagustuhan namin din yung haystack, tama ba? Oo, haystack. I love yung that. Haystack, ano. So, talagang bumili talaga kami ng mga ingredients niya talaga. And then, yun, hindi kami, ano eh. I mean, parang ginawa na namin siya lang iba't ibang version. Para nang sa gayon ay mas lalo naming ma-enjoy yung pinaka-anunis. So yung sa food preparation, yun food. Po talaga yung tumatak sa inyo, Pastor Sam. At parang natulak kayo na sumali kay Ma'am Dali sa pag-food prep na din. Yes po. O sige. Katuwang na rin sa pagluluto at pag-prepare. So ibig sabihin po, before the Lifestyle is Medicine Intervention Program, talagang more of si Ma'am Dali nasa kusina, pero na-encourage ka na sumali na din sa pagluluto. Oh. Kasi alam niyo naman, kapag mag-isa ka lang sa apartment, cowboy lang din halos sa mga luto. Ano? Pero honestly, kapag nasa bahay talaga ako, more on gulay lang talaga ako. Yes. More on gulay. Yun nga lang, sabi nga ni Mrs. ay paulit-ulit talaga lang para hindi ka malang sasawa sa luto mo. Walang variety yung pinaka mga prepare ko. Okay. How about si Ma'am Dali? Ano po yung tumatak sa inyo or nagustuhan nyo sa program? Actually, parehas kami sa food preparation din. Ang dami ka rin yung mga recipes na natutunan and at mas napapa-improve pa yung mga pagluluto na ginagawa ko. And another thing din is yung mga series of lectures din na sobrang helpful at hindi na siya basta nakafocus sa food. Ang dami rin pala niyang aspects na tinatake, like yung sleep, yung stress, yung exercise. So, very holistic po talaga yung program nun ng Lifestyle is Medicine. Dagdagan ko po, follow up. Meron ba kayong mga aha moment na parang dun nyo lang nalaman? Meron ba kayong mga ganun pala yun? Ay, ganun pala? Ano po yung mga natatandaan yung ganun while you are in the program? Okay. Siguro po sa mga sakit, like yung sa sugar, grabe pala, no? Ako kasi honestly, dahil mahilig ako sa sweets. Sobrang mahilig sa sweets. So, nakita ko pala na isa pala yun sa isang naging, isa sa maaaring maging major reason or cause ng magkakaroon ng maraming sakit. So, kailangan pala talaga bawasan talaga yung sugar as early as now kasi it will cause diabetes at kung ano-ano pang mga sakit. So, isa yung aha moment sa akin na, naku, bawasan na yung mga milk tea, ayan, sugar cake, ganyan. Naku, Mang Dali, relate ako dyan sa'yo sa bagay na yan kasi pag sweet tooth ka eh, no? Parang, talaga ba? Ang sarap. Ang sarap pero kailangan pala natin kontrolin yan kasi hindi pala siya talagang sobrang maganda sa katawan natin. Okay, so yun yung isang aha para sa'yo. Sa'yo, Pastor Sam. Sa akin siguro ay gusto ko na lang din bigyang pansin yung ano, yung part sa sleep. Ano? Kasi gawa ng night person kasi ako eh. Mas kapag nagbabasa ako ng book, talagang sa gabi, kung minsan naabot ako ng 2 p.m. ganon, 2 a.m. rather, like, kanina, later rin ako natulog siya sa kwentuhan ko sa mga kabataan ko. So, honestly, nare-remind uli ako na talagang grabe pala yung effect ng kulang tayo sa sleep. Ano, lalo sa kalusugan natin. Even sa akin, ano, and honestly, kahit sa mga tao na wala namang condition, pero kapag ang ating tulog talaga ay hindi maayos, naapektuhan talaga yung kalusugan talaga natin at even yung decision making natin. Wow. Itong mga bagay na to, Pastor Sam, talagang kaya nga siya part ng lifestyle kasi araw-araw, no? Yes po. Araw-araw, tapos pag nakasanayan, parang ang hirap baguhin ng isang decision lang. Kaya ang sunod kong question sa kanila, Ma'am Faith, itong mga aha moment, itong mga natutunan ninyo, ano ang naging
impact nito habang tinatry nyo siyang gawin? Let's go to, did you have challenges na hinarap upang ma-apply yung inyong mga tutunan sa program? Actually, maraming challenges, especially sa line of work namin as a teacher and him as a pastor. So, talagang very demanding po yung aming lifestyle. May mga times na nakakapagod magluto, nakakataman. Pero ibabalik talaga tayo na kung ano ba talaga yung dapat. And it takes a lot of prayers and commitment talaga. Sometimes pinipipray ko talaga kay Lord na Lord, tulungan niyo po ko i-control yung aming mga appetite. Tulungan niyo po kami ibalik doon sa dati. So hindi ko naman sinasabi na kailangan magbago ka agad eh. So kailangan it's gradual and kailangan committed ka. Bumalik ka dun sa reason and purpose mo bakit mo siya ginagawa. Kayo po, Pastor Sam. Actually, hirapan ako dun sa may part talaga ng sa exercise. Kasi minsan, pagising sa umaga, and then pagkatapos ng worship preparation ng food, and then alis na, nakamotor ka. So, mostly, ang work ko ay more on nakamotor ako, and then konting lakad lang siya. So, napansin ko yung aking exercise hindi rin talaga ganun kaayos. Plus, yung sa sleep niya. So, ang naging challenge sa akin talaga dun kung paano ko siya ipapractice eh. Honestly, kung minsan, lalo kapag minsan vesper or Friday evening na, needed kong tapusin yung aking presentation, yung sermon na kailangan kong i-prepare. So, talagang, I think, nakikita ko sarili ko lang mali lang yung pag-manage ko ng time. And praise God din sa program na ito, kasi nako-control at lalo tigit nare-remind ako may kinalaman sa tamang pag-manage ng oras na meron ako. Wow. So, alam nyo, sa dami din ng mga na-interviews namin, no, mga stories of transformation dito, talagang hindi po kayo nag-iisa. Marami talaga na ganyan din ang mga naging challenges sa part ng pagtulog, sa part ng pag-adjust ng pagkain, sa pag-exercise. Pero nakakatuwa din kasi talagang namumulat din tayo, ano, na ay nako, yun pala yung dapat kong i-adjust. Kasi again, ano nga, Ma'am Faith, yung ating acronym ng lifestyle? Laughter, interaction, food and fluid, sleep, temperance, your faith, light, and exercise, and environment. And environment. Yes. So, ikaw naman, Ma'am Faith, bilang isa sa mga facilitators, ano yung mga aha moment para sa'yo habang fina-facilitate mo ang certain batch, particularly yung batch na kasama si na Ma'am Dali? So, ayun po, bilang isa sa mga facilitators, talaga natutuwa po kami kasi every batch po talaga is unique. Meron silang mga iba't ibang mga natututunan, iba't iba rin po yung the way nila kung paano nila to gawin. So, napapaaha din po talaga kami na, ay, possible pala na talagang mag-change siya. So, possible pala na talagang magbago agad. Hindi naman po biglaan, pero kung makikita po namin doon yung ano nila, dedication nung ano, doon po kami napapaha. Aha, ang galing naman. Parang once na yung tao ay decidido na mag-change, kaya po niya. So talagang mapapabilib po kami dahil yung changes po talaga nagsisimula yun sa decision natin. Yan. It's a choice. Yes. So yung isang click of decision pwede palang mag-transform na ng buong buhay. Ano? At kasi hindi lang po sila, Ma'am Lady, buong pamilya po nila. So merong mga testimonies na galing din po sa mga kasamahan nila na hindi lamang po sila yung na i-encourage na mag-healthy living, pati lalong higit sa mga pagkain, kung hindi po pati yung anak nila, and yung husband nila. Di ba po, talagang nakakatuwa po kung inyo pong titingnan at malalaman na meron po pala talagang family din na mabilis po sila umaksyon, na yung choice po nila, yung po decision nila ay hindi lamang po sa isang family member, kundi sa buong pamilya. At I think yun yung kagandahan ng program. Yes po. Kasi yung knowledge na makukuha ng isa, makikinabang ang lahat. Yes. Kapag, lalo na siguro, Ma'am Dali, kapag like kayo po, ano,
yung may-ari ng kusina ang natuto. Yes. Tama po kayo dyan. Yung, sige po, ma'am. Sa totoo lang, sa bahay po namin, simula nung mag-asawa kami, hindi na po kami naglalagay ng meat products sa ref. Really, parang puro gulay na pag kami ay nag-grocery, no, malengke. Unang binibili po namin ay talagang mga gulay at pruta. So, nagkakaroon po kami ng conscious effort na mas yung kailangang bilhin, ayan, is yung nakakabuti sa aming pangangatawan. Alam mo, Ma'am Dali, punta ko dyan sa pag-grocery na yan, no, experience. Kasi, syempre, I'm well aware din dito sa Lifestyle is Medicine. And, same po sa inyo, nag-decide din kaming mag-asawa na sa loob ng bahay, wala rin kaming meat. So, nakakatikim lang kami yan pag nasa labas kami. No? Sa loob ng bahay, wala. And, pag nag-grocery kami, naalala ko, di isa-isahin mo, no, yung mga, yung aisle, yung aisle ganyan. Tapos, wag na tayong dumaan dyan. Para iwan sa vegetarian or vegetable corner na lalo po. Lalo na, kailan nakarelate talaga ako sa'yo, sa matamis. Yes. Halimbawa, di ba, may mga dadaanan kang, Tita Jean, iko tayo. Wag na tayong dumaan dyan kasi baka matempt pa ako. So, I really believe yung conscious effort na sinasabi po ninyo. And mahirap siyang gawin kapag hindi ka filled with information. Yes. No? Kapag sarili mo lang, pero pag may information na binigay sa'yo, like itong program, sumali ka, ang daming information. Parang ikaw sa sarili mo, mapupush ka talaga eh. Kasi aware ka na. It starts with awareness. Ano po? And honestly talaga, yung program na ito, nung una, parang iniisip ko, alam ko na kung anong gagawin ko dyan, alam ko na kung paano ingatan yung health. Pero nung naando na ako, during na ng pinaka mga lectures, ganito pala yun. Mm-hmm. Ganito pa pala yung mga epekto na ito. Ito pa pala yung mga causes niya. Mm-hmm. So talagang mas lalong marami kang nalaman. Plus, nakakatuwa dun kasi hindi lang siya mag-end sa ganon. Mm-hmm. But rather, kami rin, honestly ako, maging si Mrs., napupush kami na, mag-dig deeper pa tayo. Mm-hmm. Mag-study pa tayo about dito. Para nang sa gayon, kapag mas explain pa namin siya sa iba, at even sa amin, mas madali namin siyang maunawaan, at madali din namin ma-share sa iba. And alam niyo po, I can see na talagang you are people of influence in the school, and in the church. So, paano po ito nakatulong sa inyo bilang mga professional teacher and pastor? Sa akin sa work ko, parang last night lang, meron akong binisita sa hospital. Actually, ooperahan siya. Mm-hmm. And then, ang ula ko agad in-emphasize sa kanya, kasi close friend naman kami, kaya okay lang. So, na-emphasize ko sa kanya yung marahil ang causes niya. And then, sang-ayon naman siya, no? Pares kami nag-agree na kung saan, sa lifestyle talaga siya. And then, sabi ko sa kanya, after ng operation mo, why not mag-join ka ng Lifestyle is Medicine? Mm-hmm. And then, shinare ko sa kanya yung naging experience ko. And sabi niya sa akin, sure, tatry ko rin yan. So mostly po, kapag ako'y nakakabisita ng mga kapatid natin or mga friends natin, pinapromote ko po talaga yung Lifestyle is Medicine kasi honestly, nakinabang ako eh. Mm-hmm. At proven sa medical laboratory ko. Mm-hmm. And for sure, pag kanila itong trinay consistently, faithfully, magkakaroon ng malaking change sa buhay nila. Yes. Wow! How about Ma'am Dal? Siguro kasi sa work ko, it's puro mga bata. So, hindi ko alam kung paano ko ma-relate sa kanila yung Lifestyle is Medicine. But siguro, pagdating sa pamilya, sa pag umuwi ako doon sa Cavite, kasama ang aking mga kapatid ng aking tatay, na ibabahagi ko yung mga natututunan ko about Lifestyle is Medicine. So, talagang malaking impact pa rin siya. Kahit sa church meets, pag nagluluto din kami, diba? Instead of cooking na may meat, diba? Nagpapakita kami ng mga recipes na vegetarian or vegan. Mm-hmm. Alam mo, ma'am, na-inspire ako. Sabi mo, mga bata yung kasama mo. Eh, di ba may mga video ngayon sa Meta na yung mga bata lagi nagpapabukas ng snacks? Yes. Ganon. So, parang naisip ko, siguro in the future, healthier na rin yung choices nila. Mm-hmm. Instead na pabukas, wash papil na lang ng fruits. Papil po na. Open na nalagyanan ng baonan. Ganun na lang. So, bilang mga professionals, nakakadagdag din po talaga siya, no? Yung information about that. And syempre, dahil mas naging healthy kayo, mas energetic pa siguro sa inyong mga gawain. Ayun. So, may tanong po ako para kay Ma'am Faith. Ma'am Faith, hindi naman natin kailangan pangalanan, pero ano-ano yung mga conditions ng mga
iba pang mga sumama, sumali sa Lifestyle is Medicine. Baka kasi meron din tayong nanonood na ganun din pala yung condition nila. Hindi nila alam na pwede rin pala ito para sa kanila. Yes po. So, meron po tayong mga nakasama doon na may mga cancer. Breast cancer, ovarian cancer. Meron din pong mga sa kidney. Meron din pong mga diabetes mellitus po yung kanilang mga sakit. Meron din po tayong mga hypertensive na mga patients na sumasali. Mm-hmm. At meron din po mga may mga allergies, may mga problem po sila sa kanilang mga katawan. Ayun po. Yun nga po yung matagal mag-heal yung mga sugat. Mm-hmm. And then pati po, hindi lamang po yung physical, pati po yung may mga mental na parang na-stress po, depressed, may mga anxiety. So, you are all welcome po talaga mm-hmm. dito sa program na to. Sila po yung mga nakasama namin. At marami pa pong iba. Mm-hmm. Yung mga matataas yung sugar, matataas yung blood pressure, na may iba't iba po pong mga sakit, mga ano pa po ba yung mga, basta marami po talaga sila. Hindi ko na po mabilang, ma'am, sa dinami-dami po. Pero lahat na po na yun ay amin din po talaga, ipinapanalangin na sila po ay ma-bless po doon sa program at matuto sila. Ma'am Faith, how about the age? Meron bang certain age lang na dapat sasama sa program na to? Sino-sino? Anong edad ba? So dito po sa programa na ito ay welcome po ang lahat. Ang lahat po na basta po nakakaintindi na po, nakakabasa, ay welcome po. Kahit bata, matanda, binata, dalaga, may anak, may asawa, or couple, or single, or lolo't lola. Ayun po, lahat po ay welcome po sa atin pong programang ito. Amin po kayong masayang isasali sa ating Lifestyle is Medicine Intervention Program. So, wag na po kayong magdalawang isip kung gusto nyo pong matuto about lifestyle, gusto nyo pong mabago ang inyong kondisyon, or gusto nyo pong ma-improve yung inyong pong living, yung lifestyle, ay wag na po kayong magpatampik-tampik pa. Sumali na po kayo. Ayan. So, ito naman po, ma'am lady, di ba po? Ito po ay, meron po kaming free introductory session dito. Mm-hmm. So, mamaya po siguro, if we will be given a time po, i-share po namin sa inyo yung time mm-hmm. kung kailan. Okay. So, balik tayo sa stories ni na, ma'am. Ano po yung... Sorry po ah. Talaga I'm very interested. Ano po yung talagang before ganito and then because of the program ganito na mm-hmm. in terms of your practices in life. Mm-hmm. Meron po ba kayong mga ganong pwede ko ba share yung sa'yo? Experience. Before po kasi, mag-sweetheart pa lang po kami nun. Lagi po siyang ginagout. Yung uric acid po niya ay mataas. Mm-hmm. Pero praise God, kasi po natuto po kami, like, yung gout pala ay mas ang cost pala niya is more on sa mga meat products. Pero nung nag-uumpisa na po kaming mag-plant-based pagdating sa source ng protein, sobrang nakatulong po pala yun. At praise God, nung na-check po naman yung lab result po niya, nag-normalize po yung kanyang uric. So, mm-hmm. ang laki po talaga ng naitulong. And personally rin po sa akin, so, mahilig po talaga akong kumain ng mga before, yung mga sanggyupsan, yung mga ka-generation yan. Pero ngayon, hindi na po siya appetizing. Parang mas nag-lean kami sa good choices ng food. Kasi we know na yung results po nun ay hindi maganda. So, we praise God. Tama po yun eh. Through the information that we're learning sa Lifestyle is Medicine, mas na-open po kami kung ano yung mas nakakabuti sa aming katawan. Mm-hmm. Yes. Baka merong gustong idagdag si Pastor Sam. Honestly, natutuwa lang ako kasi during ng aking ng check-up ko sa aking doc, sa aking doktor, ay sa aking physician, ay binawasan niya yung yung gamot ko pagdating sa uric. And then sabi niya sa akin last time ay baka sa susunod aalisin niya na ito. Wow, no, nagbabasa ng dosage kasi talagang nag-normal na eh. And then yung changes talaga na nakita ko kasi minsan ang kapag alam niyo, kapag nasa labas tayo, sasabihin lang natin, huwag kayong mabahala, may gamot naman. So, ang palataya tayo sa gamot. Kaya ng gamot natin na kung saan ay pababain yung mga kinain natin. Pero hindi pala. After ng session na yon, after ng pinaka-program namin sa Lifestyle is Medicine, ang nangyari ay mas lalong naging conscious ako sa pinaka-pipiliin kong pagkain. Mm-hmm.
yung temperance ko, I think masasabi ko na nag-improve. Nag-improve kasi nakita ko na, uy, iniisip ko na lang palagi, natikmang ko na yan eh. Wala namang pagbabago yung lasa niyan. Natikmang ko na yan dati. And alam ko na kung saan ay meron siyang hindi magandang maidudulot sa katawan. So, bakit ko pa titikman uli yun? Eh, nanggaling na ako sa part na yun. So, yun yung nakikita ko na nagkaroon ng parang malaking changes sa akin. Plus siguro, mahal yung yung pag nag-grocery kami. Kasi kung minsan chine-check namin yung label eh. Pati yung sodium content. Nag-chine-check na kayo namin yung mga label. So dati, kuha lang kami nung kuha sa mga grocery store kung ano lang yung gusto namin. Pero ngayon, ayun, conscious, very conscious na po kami sa mga labels. Saturated fat, ganun. So, hindi naman po namin yan gagawin siguro eh, kung hindi po kami nabigyan ng information through Lifestylist Medicine. Ma'am Dali, Pastor Sam, yung mga ganyang changes sa pagkain, yung iba, ang kanilang initial na magiging kaisipan, nakakalungkot naman, meron na akong mga hindi makakain. O kaya, nakaka-deprive naman kung babawasan ko na yan. Pumasok ba ito sa isip nyo? At paano nyo ito nalampasan? Yes, madami pong beses na ganyan. Especially po siya. Parang, dati kinakain namin to ngayon. Hindi naman dapat matakot eh. Ang dami na pong mga tao ngayon nagsisimula to change into a plant-based lifestyle. Hindi naman kailangan agad-agad. Pero alam nyo po, yun na magkakaroon tayo ng want sa ating puso, desire sa ating puso na let's try. Pero noong una natatakot kami, pero pag nag-research kami ng mga recipes, marami po palang alternatives. Like may isa po kami natutunan sa Lifestylist Medicine, yung cheese. Lahat po tayo mahilig sa cheese, pero meron po palang alternatives. So kailangan lang po natin talaga mag-research. And yung mushrooms, sobrang na-amaze po talaga ako sa mushrooms. Ang dami po yung mga mahilig sa meat. Pwede po palang instead of meat ng gamitin, mushrooms, which is malasa siya, naka-enhance pa ng mga flavor na niluluto. So, ang dami ko na pong mushroom na nabili. Nasa Lifestyle is Medicine. So, hindi nakakatakot mag-plant-based diet. Mag-research lang po tayo at magkaroon po tayo ng desire sa ating puso na we want to be healthier. Wow. Pastor Sam, gustong-gusto ko yung sinabi mo kanina, yung the way you battle, yung mga dati mong kinakain, natikman ko na yan. Nakain ko na to, nakadami na ako ng kain ito before, hindi naman nagbago yung lasa. Which leads me to, ang dami pa pala nating pagkain, hindi natitikman. Na-realize niyo po ba yan because of the program? Ako ganun yung isa sa mga realization ko because of the program. Parang, konti lang pala yung nakasanayan kong kainin. At ang dami pa palang hindi ko pa nakakain. So, ano yung mga bagong pagkain, Pastor Sam, na nagustuhan nyo ni Ma'am Dali because of the program? Actually, maraming experiment ng mga luto. sa Instagram, marami kasing, mga vegan page, ganun. So, mostly yung aking, yung history ko sa Instagram, more on sa na siya. More on sa mga food prep. So, and then tinatry namin na gawin yon. Merong isa na gusto naming itry, yung sa may cauliflower. So, pwede rin pala siyang iprito, yung something na mga ganun. Yes. And then yung langka, pwede rin siyang gawing siya yung pinaka chicken. So, iprito rin siya. So, marami. So, actually, dati, ang mga mostly na mga niluluto ko lang, moron kalabasa, laga, puro ganun lang, halos eh. And then, after neto, ang nangyari ay marami nang natutuklasan ng mga recipe. And syempre, sa tulong din ni Mrs. May isa recipe rin po ako na nasubukan na natutunan ko rin po sa Lifestylist Medicine, yung pesto pasta. Sobrang, natrinay ko siya nung birthday niya. At ang daming, at di lang po ako siya at ako ang nakakain. May pumunta po dun sa bahay namin. And i-share din po namin yung recipe na yun. At nakita ko naman na mukhang nasarapan naman po sila. So I can already see na talagang ang dami niyo pong mga natutunang recipes dito, no? So Ma'am Faith, balik naman tayo sa iyo. Ano-anong mga samples ng mga alternatives ang tinuturo po natin dito sa program na ito?
Ayan, so yun po mga alternatives na yan ay nabanggit po ni Ma'am Dali, no? So ngayon po, meron po tayong mga yung sahalip po na chicken, meron niya po tayong mushrooms, we have protein meals po na galing po most po ng mga tao ngayon ay kinukuha po nila yung protein nila sa chicken, sa beef, sa ano pa po, sa isda. So ngayon po, meron po tayong mga alternative protein. Yun po yung mga good proteins natin na galing naman po sa mushroom, galing po sa beans, galing po sa tokwa, at ayun po, yun po yung pinaka-sources niya, ang mga veggie products. So yun po, marami po tayong ma-explore. Tulad din po na nasabi po ni Pastor Sam, marami po tayong ma-explore na pagkain na plant-based kung tayo po ay magsa-search po sa internet. Sa internet, napakadami po sa Instagram. Marami po tayong mga iba't ibang mga social media platforms na pwede po natin pag-searchan. So yun po yung mga pwede po natin gawin. Di ba po? Beans pa lang, iba't ibang kulay na po agad. May black, may yellow, may red, at iba't iba pa po. May white. Ayan. Anong pinakang favorite mo, Ma'am? Ayan, Ma'am Faith, so sa akin sa mga po yung food natin. Pinaka naging favorite ko din po doon yung nabanggit po ni Pastor Sam, yung haystack. Kasi po ang sarap po talaga niya. And then hindi niyo hindi niyo feel na ano siya, kasi ang sarap talaga. Hindi niyo feel na hindi siya meat or something, kasi kung matitikman niyo siya, para lang din siyang ordinaryo. Di ba may mga, meron tayong mga pants, pork, and beans. Parang mga ganun, di ba? So yun po ay parang ganun siya, pero in a healthier version. Okay. Ayan. At marami pa po iba. Isa po dun yung sa ano po, nabanggit naman ni Ma'am, yung sa peso and ano yung mushroom. So sa mushroom po, isa po sa mga naging paborito ko din po doon sa mga natuturo po namin. Yung po mga, yung mushroom, dahil napakadami po nating recipes na pwedeng gamitin sa kanya. So ngayon po, if you are interested po sa mga mushroom dishes, pwede na po kayong mag-look sa inyo pong social medias. Para po i-search nyo yan. So sa halip na mag-chicken po kayo bukas or sa mga susunod na araw, try nyo rin po yung pagluluto ng mushroom. Ayan. So, ang dami talagang pwedeng ma-discover. Yes. At itong lifestyle is medicine, ito yung parang spark, no? Yes. Na if fuel ka para ma-discover mo pa yung ibang mga bagay na nandiyan naman pala, available naman pala. Ngayon, gusto ko pong malaman sa inyong experience kung gaano katotoo na kapag nag-plant-based ay mahal daw po, napapamahal ang groceries. Ano po ang katotohanan dito? Actually, sa akin po, siguro sa prutas, pero kung sa mga vegetables, hindi naman po siya ganun kamahal. And actually, sabi nga po, simpler is better. Eh. Hindi naman kailangan bonggahan natin yung pagluluto. Ang pagiging plant-based is like, pwede po tayo bumalik sa simple, like salaga, which is healthier. Gulang lang, di ba? Kami po, kami po yung mga bata, I praise God po for my parents kasi nani niyo po nila kami sa mga ganung gulay. So hindi naman po, at saka kung meron po tayo mga kung may farm or may taniman po tayo, pwede naman po tayong kumuha ng mga pagkain po natin or gulay po doon. So hindi naman po talaga siya sobrang mahal. Kung gugustuhin po talaga natin ay magagawa po natin. And then honestly din hindi ko lang kung pangit lang yung term natin, mahal, ano? Pero kung minsan hindi namin masyado tinitingnan na yung surprise. Kasi sa health kasi yun eh. Ikaw ang may kinabang dun, hindi naman yung iba. So para sa'yo naman yun. So yung ang bibilin mo naman yung pinaka-best. So honestly, madalas kasi ako kasi yung namamalengke sa aming dalawa. Ako ang taga-pamalengke. So napansin ko naman sa prices niya, kaya naman, basta may refrigerator ka lang. Okay. May fridge lang para ma-stock siya. Marami ng ano ngayon eh, yung mga mura lang din, pero marami na siya. Puno ka lang sa Balintawak o kaya sa Juliana. Nag-promote, ano? So, ayun. So, I think hindi ko masasabi siya na mahal. Doon lang siguro sa fruits kasi medyo may kamahalan ng mga fruits ngayon. Pero not necessary naman na ang bibili natin yung halos na mga pinaka-pricey. Yes. Marami naman ding mga pwede tayong gamitin. At saka kung i-compare mo yung gamot versus doon sa natural yes, na pagkain. Yes, tama yun. Doon na lang po tayo sa natural na pagkain. At least wala pa po siyang side effects. At mas mabuti tipa po siya sa katawan po natin. Na-enjoy pa natin. Na-enjoy yes, ba? Opo. How about yung kaisipan na kapag daw po nag-plant-based ay naku, wala na daw po ng lasa.
ang kakainin. Ano po sa experience nyo ang nangyari? Siguro hindi na siya yung malinumnam katulad na napoprovide ng mga meat products. Pero sa akin po, hindi nag-e-enjoy naman ako. May mga alternative na mga spices naman po. Yun pong nilalagay ko, paprika, garlic powder, oregano, parsley. At may nabibili rin pong mga vegetarian oyster sauce. And I think galing rin po sa mushroom, which is nakaka-enhance. Hindi lang po siya kasing fatty, pero or malilimnam, pero alam niyo po na mas healthy and masarap po siya. So nag-a-adjust din talaga yes po. Ang panlasa. Yes. Honestly, sa akin, nasasarapan naman ako. Hindi ko alam siguro dahil may magic touch. may magic touch si ma'am. May magic touch ni Mrs. yung pag-prepare niya. Pero honestly, ako nag-e-enjoy ako sa food kasi una sa lahat, variety. Hindi lang ganito lang yung prepare namin. So marami pa kaming naluluto. Like yung sa mung beans, pwede rin pala siyang gawing egg. So, may i-blender mo lang siya, mayroon ka lang konting iyaad, and then pwede na siya maging egg. And then yung lasa niya, same lang din. So, parang masasabi ko na, ano ba tawag na ito? Na yung sa lasa, I think may changes lang, pero yung lasa, alam mo yun, parang nalalasahan mo na, ay, masustansya to ah. Mas healthy to ah. Unlike dun sa iba na ang taas ng sodium, napakaalat na. So, kawawa rin yung kidney natin. Kawawa siya. Oo nga. Ma'am, ano pa ang mga nabibreak na myth kapag sumali sa program na ito? Ayan, so ano pa ba yung mga pwede nating... Yung iba po sinasabi nila na mahal daw. Yun nga, mahal naman yan. Parang hindi worth it sa pagbabayad namin. Pero sa totoo lang po, napakamura lang po nito compared po dun sa mga matututunan nyo for a lifetime. Yeah. So ito po ay saglit lang po. Saglit nyo lang po yung bayad nyo dito. Parang kung inyo pong tutuusin, 15 days or 1 month lang po ninyo nakukuha or ilang araw nyo lang po nakukuha yung pambayad dito, pero yung pong benefits niya talaga ay malaki po. So, kung gusto niyo pong malaman, ay huwag po kayong magdalawang isip. Ayun po, you can try it po para malaman niyo po kung ano po ba talaga. Talaga bang worth it ba? So, nasa sa inyo po yun. Kung choice niyo po kung gusto niyo pong malaman. Pero, sangayon po sa atin, hindi lang po sila Pastor Asala, si Ma'am Dali ang nakapag-testify po na ito po ay worth it. At miski po kami, every time po, kami matagal na po kaming na parang lagi nakakapanood, nakakapag-facilitate, but every day po para sa amin ay may panibago po kaming natututunan. Mm-hmm. And we are so privileged po na nakakasali po kami kahit po ito po ay nakakailang ulit na dahil talagang every time po paiba-iba po siya. So if you are willing po to learn more about lifestyle, feel free po to contact us. Yeah. So we have Facebook pages po like Adventist Medical Center Manila and we also have Lifestyle Med AMCM na Facebook page. Alam mo Ma'am Faith, speaking of how affordable itong program na ito, I would say sobrang priceless niya. Yes. Priceless talaga yung makukuha. Mga kaibigan, imagine ninyo kung how many doctors ang makakasama nyo sa program na ito. Yes, may urologist kayo, nandyan si Dr. Bibli Makaya, nandyan si Dr. Linda Varona na allergologist and internal medicine specialist. Yes. May physical therapist pa kapag magpapa-exercise. May nutritionist. OB-GYN. May OB-GYN, sina Dr. Cocos, Dr. Naila. May orthopedic surgeon pa, si Dr. Teody. Yes. Diba? So, parang kung i-value mo, i-add mo yung value nitong na mga doctors na ito, nung lectures, nung materials na makukuha, yung information, parang katiting lang yung investment na sinasabi po natin. And tulad nga po ng nabanggit ni na Ma'am Dali kanina, para siyang spark. Mm-hmm. Nakuha mo na yung value sa investment na ibinigay mo and then na-fuel ka pa na pag-aralan yung iba. So it's really a lifetime benefit. So priceless talaga siya. At saka honestly, yung program na ito, inilalayo ka niya sa mas gagastos ka pa ng mga sa mga gamot, mape-prevent ka pa na umabot ka sa ganung kalagayan kasi ngayon pa lang tama na 'yung ginagawa mo. Wow. And then plus 'yung family mo natututo, may kinalaman sa pag-iingat sa kalusugan, edi mas lalong nakatipid kayo.
tipid in a sense na malabo sila na kung saan umabot sa ganung klaseng karamdaman kasi tama yung lifestyle na meron tayo. Kaya agree po ako doon na priceless talaga siya. So, wag nating isipin yung doon sa part na yon. Yes. Kasi napakaliit lang yun. And honestly, kung minsan nga, mas malaki pa nga yung gastos natin sa ano pa ba? Sa sarili natin, sa mga damit, sa mga shoes. Yeah. Eh, ito, sa health natin ito eh. So, I think hindi na dapat to pinag-iisipan pa. Yes. So, may ganun, ano? But rather, talagang piliin natin na kung saan ay magkaroon ito ng bahagi sa buhay natin, yung ganitong klaseng lifestyle. Kaya lifestyle is medicine talaga. Ayan. Mm-hmm. So, bago ko hingan ng mga panghuling mensahe ang ating guest for today, gusto ko sanang mapanood ulit ng ating audience yung Lifestyle is Medicine video at sasabihin na natin kung kailan yung mga sunod na batch na pwede nilang pag-joinan. So, watch this video, mga kaibigan. Are you suffering from heart disease? Diabetes? Hypertension, obesity, stroke, anxiety, and other lifestyle diseases? We can help you. Join our Lifestyle is Medicine Intervention Program. This is a six-week virtual health program, Tuesdays and Thursdays at 6 to 8 p.m. that will bring your lifestyle doctors and dietitians right where you are. There will be scientific evidence-based lectures, health screening, cooking demonstrations, workbook, and recipes that will help you in your health journey. Find out what is the optimal nutrition for your health conditions and activities fit for you. This holistic lifestyle intervention program will help you and your family to experience the best life in the midst of uncertainty and stressful living. Contact us at Adventist Med Lifestyle Medicine Facebook page for details and registration. Join now! Welcome back to the Voice of Health. At yan nga po ang Lifestyle is Medicine Intervention Program. And Batch 12 is coming up. Ma'am Faith, kailan ba ito? Ayan, ikinagagalak po namin ibalita sa inyo na ang ating pong Batch 12 ay sa darating na po na May 28, 2024. And ini-invite po namin kayong lahat. Ayan, pwede ko rin po ba i-share sa kanila, yes, ma'am? So we will be having our introductory session. Ito po ay free introductory session kung saan po ay ipapaalam po namin sa inyo kung ano po bang meron sa Lifestyle is Medicine Intervention Program. And for more information about that program, pwede po kayong magsali or sumama dito po sa ating free introductory session. Pwede po kayong mag-invite ang inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto pong matuto or malaman po ang programang ito. Ito po ay this coming April 16. And kung hindi man po sila maka-attend sa April 16, meron din po tayong another introductory session sa May 9. Ito po ay at 5:30 p.m. And we would like to invite everyone na sumali po tayo. Ito po ay via Zoom. And we already posted po yung atin pong invitation na ito sa atin pong Facebook page. So, kung kayo po ay makakapag-open ngayon ng Facebook nyo, pwede nyo po i-open ang Adventist Med AMCM na Facebook page po. Doon po makikita nyo po yung mga programs namin and other information. And if you want to ask questions, feel free to ask questions din po sa amin. Chat lang po kayo and we are ready to answer your questions. And para sa mga taga-subaybay natin ngayon, ipopost din po namin dito sa atin pong live stream na link ang way kung paano kayo maka-join dyan sa mga introductory sessions na yan. Para yung ating mga nanonood for today ay makaka-join din sila sa April 16 and May 9. Ayan. So huwag nyo pong palampasin mga kaibigan dahil dyan yung malalaman yung mga benefits ng program para sa inyo. At yan naman po ay libre. Yeah. Ano po? So, sa ating pagtatapos, ano po ang inyong mensahe, Pastor, sa Ma'am Dali, sa atin pong mga nanonood ngayon? Mm-hmm. Sa akin po, ang pagbabago ng lifestyle ay hindi agad-agad. Mm-hmm. It takes commitment and going back to the purpose at ang alamin natin yung purpose natin, which is pangalagaan ang ating katawan. Posible po ito. Ayan. At
tayo lang po ay pumili ng tama at kung ano po yung mas makakabuti sa ating katawan, yun po yung gawin po natin. Thank you, Ma'am Dali. Pastor Sam. Sa akin po, ang may share ko sa ating mga viewer po ay honestly napatunayan ko yung kagandahan ng Life Salis Medicine. Gusto ko lang share, no, ng maikse. Yung aking crea, honestly, medyo mataas yung crea ko eh. Pero after ng 6 weeks, bumaba siya ng 30 o 35 to be exact. Ano? Kumbaga, I mean, 35 yung nakat. So talagang ang laki ng effect. Kasi kung minsan iniisip ko na paano ko ba pababain yung crea ko sa pamagitan lang ba ng gamot. Pero noong nag-take ako ng program na ito, ang nangyari, true lifestyle talaga siya. And then nakatuwang isipin kasi doon sa isa ko sa kagroup ko, ay ang taas din ng crea niya and then umabot siya sa normal. Wow. Just lang doon sa tinatawag na pag-follow lang talaga doon sa may advices during sa ano sa program mismo. Yes. So more on sa diet talaga siya. Nagkaroon talaga ng changes yung kanyang crea. And napatunayan ko rin sa sarili ko yung bumaba yon. At ang masasabi ko lamang sa ating mga viewer ay hindi porket kayo may sakit kaya lang kayo magjo-join. But rather, kung nais nyo mag-start ng tama, kung nais nyo na kung saan ay mapangalagaan ang ating sarili at ang ating future at ang ating pamilya at lalo tinigit mag-glorify ang ating Panginoong Diyos, mag-start tayo ng tama sa pamamagitan ng pag-take ng course para mas lalo tayong ma-equip at lalo tinigit magkaroon tayo ng knowledge sa pag-aalaga ng ating pong kalusugan. Naku, masayang-masaya ako para sa iyo, Pastor, sa na-experience mong pagbaba ng creatinine. So, 35 yung nakat. Yes po. Ibig sabihin, kung yan ay 100, naging 65. Ganun katindi. In a matter of... Okay, 6 weeks. In a matter of basta maging weeks. Consistent lang yes, talaga. Yes. Ano, faithfully lang talaga na kung saan susundan yung mga diet na kung saan ay ipinapayo sa amin na gawin. Grabe. Nakakatuwa. Ma'am Faith, sa maikling panahon na meron tayo, ano-ano pa yung mga pagbabago para marinig din pala ng ating mga audience? Ayan, so kanina po, nabanggit ko din po yung po inyong mga blood sugar, maaari din po bumaba or kung mataas po, pwede siyang bumaba or maging normal po yung atin pong blood pressure, yung mga matataas po yung BP. So, ayan po, sa pamamagitan po ng ating pong lifestyle, so more on food, but meron po tayo ditong acronym, so yun po talaga yung ating pong goal every day. So kung gusto nyo rin po na for example po nakalimutan nyo ano mga baulit yung napag-usapan namin, so we will give you po a workbook. So meron po kayong workbook pag kayo pa sumali dito, pwede nyo pong balikan doon. And maliban po sa mga blood pressure, yun nga po yung po mga uric acid, creatinine po natin, cholesterol natin, ay makikita po natin yung kanyang pag-change po into better po talaga. Ayun. So yung mga kabatch ni na Pastor Sam, meron din, malaki yung mga po, na change sa kanilang creatinine, cholesterol, bumaba talaga. Po. Bali po, mostly po ng atin pong mga batches na mga participants na talagang ginawa po nila yung kanilang makakaya para sundin yung atin pong napag-aralan ay bumaba po or nagkaroon po ng magandang changes. Wow! Nakaka-excite pala, ano, Pastor, na maranasan din po nila yung ganun dahil... Yung iba po nakawala na ng pag-asa eh. Yes po. Opo. Kumbaga, meron pa pala. Meron pang magagawa. Subukan niyo po ang program na ito. Meron pa po kayong gustong i-share? At honestly, ano eh, nakaka-inspire na malaman yung situation ng iba na sila'y nag-i-struggle din. Pero sa help din ng program na ito, nagkaroon ng malaking impact at pagbabago sa kanila. At gusto ko lang idagdag na dun sa journey na yon, hindi ka lang mag-isa. May mga ang natutuwa ko kasi may mga grupo at nakakapag-share ng mga sitwasyon at nagpapalakasan kung paano pa ma-improve yung pangangatawan. So, dun din po ako natutuwa sa programang ito dahil hindi na siya basta lecture. May interaction din po kasama ng mga ibang mga nagjo-join din po sa Lifestyle is Medicine. So, hindi ka i-judge dito na, ako. Hindi mo na naman nagawa, hindi. Kundi, meron kang support group. Yes. Support group. Alright. Grabe. I wish ma-experience nyo rin po ito, mga kaibigan, dahil
this is really something na pwede pong mag-transform din ang inyong buhay kung papaano po naranasan ni na Pastor Sam, ni na Ma'am Dali, at ng iba pa po nating mga naging kasama sa Lifestyle is Medicine intervention program. Baka kayo na po ang sunod na maka-experience nito. So sa atin pong pagtatapos, nais ko po sanang i-request si Pastor ng isang panalangin para sa lahat. Sige po, tayo po ay manalangin. Let's pray. Mahabagin at makapangyarihan po naming Diyos, marami pong salamat sapagkat Ikaw ang aming Ama na naghahangad na ang bawat isa ay mapabuti. Yes. Salamat Panginoong Diyos sapagkat ang Lifestyle is Medicine ay isa sa mga kaparaanan po ninyo upang kami ay abutin, upang kami ay paalalahanan, may kinalaman sa paraan ng pag-iingat ng aming pong mga kalusugan. Salamat din Panginoong Diyos sa programang ito sapagkat marami rin naman din sa aming mga viewers na kung saan ay merong mga pinagdaraanan. At salamat sapagkat sa sandaling ito, muli nyo kaming niremind na bagaman kami ay may mga sularinin, kayo po na siyang makapangyarihang Diyos ang siyang patuloy na magagabay, magsusustain sa amin at lalo tigit maaari naming maranasan ang kagalingang magbubuhat po sa inyo. Kasabay nito, Panginoon, tulungan niyo po na ang bawat isa na magkaroon ng isang tamang pagpapasya sa buhay. Pagpapasya na kung saan ay maiingatan ang kalusugan, maluluwalhati po kayo at lalo tigit, ang mga bagay na aming mga pagpapasya ay mga pagpapasya na labis na magiging blessing sa aming sambayanan at maging sa komunidad na aming pong ginagalawan. Tulungan nawa kami, Panginoong Diyos, at ganun din ang aming mga kaibigan kung nasaan man sila. Ang lahat ng ito ay aming pong dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat, Pastor Sam, Ma'am Dali, and syempre, Ma'am Faith, thank you very much po. Na-enjoy ko po ang kwentuhan natin sa araw na ito. Mga kaibigan, I hope kayo rin po kung paano ako na-bless, kayo rin po ay na-bless sa ating usapan, Stories of Transformation with Pastor Sam and Ma'am Dali. At kung kayo po ay interesado sa programa, mag-message lang po kayo at amin po namin kayong i-guide kung paano kayo makaka-join sa program. At yan nga po ang ating naging episode for today. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at pagsubaybay. Huwag kalimutang tutukan ang Voice of Health Monday, Wednesday and Friday, 11 to 12 a.m. At 11 to 12 noon. At syempre, 12 to 1 naman ang hapon sa DWBL 1242 kHz. Huwag niyo pong kalimutan ang aming paalala, Your Lifestyle is Medicine. Maraming salamat po. This is the Voice of Health.